Siya po ay nagtapo sa San Carlos Seminary at sa Hebrew University sa Jerusalem. Dating dean ng Studies of College sa Department ng San Carlos Seminary at ng Graduate School of Theology. Mabigat po. Naging consultant on fundamentalism ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at ng Committee on the Clergy ng Second Plenary Council of the Philippines. Kasalukuyang parish priest at founder ng St. Peter's Parish at siya rin ang vicarate of the Good Shepherd. Ang haba ano. Si Reverend Father Jerry Tapiador. Tama ko ba? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat at maligayang Pasko din sa mga nagbiriyon ito. 16 na taon ng pari ng Philippine Independent Church. Siya po ay nagtapos sa St. Andrew Theological Seminary at dating Executive Director ng National Priest Organization. Kasalukuyang Executive Director ng Ecumenical Council for Alternative Theological Education at Regional Coordinator ng Council of the Church in East Asia na sumasakop sa Hong Kong, Taiwan at Pilipinas. Kasalukuyang Rector ng Church of the Holy Cross sa Loyola Heights, Quezon City. Si Father Esagani Pabito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo sa lahat. At 20 taon ng pasto ng Assemblies of God at head pasto ng Asian Christian Charismatic Fellowship. Siya po ay nagtapos ng Diploma in Bible and Theology sa Bethel Bible College. At kasalukuyang Secretary General ng Philippines for Jesus Movement, isang coalition movement ng may 300 born again congregation sa buong Pilipinas, si Reverend Jaren Lapasaran. Salamat. Magandang gabi po. Good evening po sa lahat. At Director ng Institute of Evangelical Ministry ng New Era College at 36 na taon ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi si Ministro Vivencio Pineda. Magandang gabi rin sa inyong lahat. Kami po ay nagtataka kasi, lalo-lalo sa mga Katoliko, kung bakit tayo iba-iba ang pagdiriwang ng Pasko, merong hindi nagdiriwang ng Pasko, meron yata ang iba pa ang presyo ng kanilang Pasko, ano? Sabi sa Katoliko, nagugulo ako sa ano? Yung kasi nakasitana. Sa Katoliko, bakit Disyembre ba? Uno sa lahat, ang December 25 ay batay sa isang Roman calendar natin, ano, dahil talagang fix ang date niyan. Ito ay kakaiba sa pagdiriwang natin ng yung tinatawag natin Holy Week or Easter na movable dahil batay ito sa Jewish calendar. Mm-hmm. And so, ang ginawa ay binatayan namin ang Biblia, lalong-lalo na si San Lucas na sinasabi ay kailan ba talaga pinanganak ang ating Panginoon Jesus, and ito'y nangyari nung si Caesar Augustus ay nagpahayag ng isang dekreto na kinakailangan ang lahat ay magkaroon ng census. At yun nga, ito'y nangyari nung si Quirinius ay gobernador ng Syria. Kaya ibig sabihin, ay may takdang panahon talaga na nangyari dahil talagang historical itong si San Lucas. Magkaalam ko, Father, December 25, nung pinanganak si Cristo, gano'n ba? Hindi naman exactong December 25. Kaya lang, ang mahalaga dyan ay kinakailangan fixed ang date. Dahil ang sinusunod natin ay ngayon ay isang Gregorian calendar. But hindi talaga December 25 pinanganak si Cristo, katulad ng pagkakaalam ng pangkaraniwang Katoliko. Hindi po nalalaman exacto ang date dahil okay. Hindi po binabanggit sa Biblia. Yeah. Father, sa Aglipay, Aglipay sa inyo po. Okay. Ganun din mo ba? Walang pagkakaiba doon sa ano sa nabanggit ni Father yung history ng development ng Pasko. Mm-hmm. Na yung December 25 tama po yung sabi niyo na ito ay hinango sa isang paganong ano festival noon. Wala pa ako sinasabi. Yung kanina. Kasi nabasa ko dito, parang pagano daw. Yung mga pagano noon, ang kanilang itinagdiriwang ay yung kaarawan ng pagsamba nila sa araw. No? So, ang mga, ang mga Kristiyano nang ito ay ginawa nila, what we call Christianized this pagan celebration, ginawang Christmas. To emphasize the fact that Jesus Christ is the Son of Righteousness. Parang sinabay ho? Parang yung celebration na pagano, kinuha nila
at binigyan ng Christian symbolism. Isabay niyo? No? So, doon na nag-ano yung December 25. But actually, it has to do with the season, the winter solstice na sinasabi noon. So, ang ito po, December 25? December 25 din ang pinagdiriwang. Okay. Sa Iglesia ni Cristo po? Sa Iglesia ni Cristo, sinikilala namin ang ating Panginoon Cristo. Pinanganak. Pinagagalak namin siya ipinanganak sapagkat siya ang tagapagligtas. Pero sapagkat ang Iglesia ni Cristo, siguro gaya rin ang alam, ang tanging batayan namin ay ang banal na aklat, ang Biblia. Sa banal na aklat, walang mababasang ang ating Panginoon si Cristo ay ipinanganak ng December 25. Maraming mga nagpapatotoo, dalawang iba't ibang mga aklat ngayon. At talagang hindi katanggap-tanggap ng ating Panginoong Jesus si December 25. So hindi ang sinikilala na iglesia ang December 25? Nagsak na kapanganakan, pecha ng kapanganakan. Ano yung sa Pasko? Ang Pasko ng iglesia ni Cristo, ang Pasko ay sinuturo ng Biblia. Ano ito? Yan ang gusto kong batayin. Anong pecha ho? May pecha ho ba? Walang tsak na pecha. Walang tsak na pecha. Sapagat ang tsak na ang pagdiriwang ng Pasko o Pasko ng mga iglesia ni Cristo ay kalahat ng panahon. At gusto kong basahin. Araw-araw kayo, Pasko. Kung ang pag-uusapan ay ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko o Pasko na sinasabi ng Biblia. Maaari ba? Pakibasa ko. Ipatulad yan siya. Sa unang Korinto, 5-7 hanggang 8 ng Biblia. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Yan ang Pasko. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at patapatan. Ano yung libadura? Ano yun? Yun ang pampaalsa. Yun ang salitang figura-figura ng Biblia. Araw-araw. Sir, pupuntahan ko lang ho dito sa born again Christian. Ano? Ang born again Christian, walang tiyak na sinasabi ang Biblia ukol sa kapanahonan o sa date na tinatong kalendaryo. Pero batay po sa Galatia 4:4, itong nasasabi ng Biblia, "But when the time had fully come, God sent His Son." Nung naging kabuuhan ang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kung kailan ang kabuuhan ng panahon, yun lamang po ang nababanggit ng banal na kasulatan. So, ang nangangahulugan, wala pong talagang date. At kung siguro madadalaw po, mayroong pagdiriwang ng Pasko, pero ang pagdalaw po sa mga iglesia ay sa mga simbahan at mga kongregasyon ay pinagdiriwang ang pagdating ng Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya araw-araw. Araw-araw din sa inyo, Pasko. Araw-araw po. Parang sa iglesia. Kaya sabi po sa isang taong nagbabalik loob sa Panginoon, abay ang lahat ng kalangitan at mga anghel ay nagsasaya at nagpinagdiriwang ang pagbabalik ng isang tao sa Panginoon. Sa Katoliko, paano natin sasagutin ganyan? Nawala silang eksaktong Pasko, kundi araw-araw ay Pasko sila. Sa atin naman, ang buong buhay nga ni Jesus ay nasa buong taon natin. Mahirap naman na araw-araw Pasko, tapos lahat ng ginawa ni Jesus ay araw-araw din. Ano? Ang ginagawa namin ay nasa tinatawag namin isang liturgical year. So ito ay talagang nahango sa Pasko na sinabi niya, na ang Pasko ay ang kamatayan at ang pag-aalay ng sariling Jesus para sa ating kaligtasan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya yun ang sentro talaga ng ating pagdiriwang. Kaya ang Pasko ay paghahanda nito. No? Kaya naging Pasko dahil batay nga sa Pasko. Mm-hmm. Kaya ang date ng December 25 ay talagang nauukol bilang paghahanda para sa pinakamahalagang pagdiriwang na yon na ginagamit natin ayon sa mga kalendaryo ng mga Hudyo. Ito yung Passover. Kaya ang kalendaryo ng Hudyo, mahirap intindihin kasi pabago-bago ito sa ating kalendaryo. No? Kaya mapapansin natin ang Holy Week ay pabago-bago. Dahil batay ito sa buwan at nangyayari sa tulad ng sinasabi sa Exodo, ika-12 kabanata, ito ay nasa 14th na araw ng buwan ng Abib.
So ito'y 14 na araw, ito yung talagang full moon na ng atin. Kaya mapapansin natin, yung magdiriwang tayo ng Holy Week, ay talagang full moon. Okay, December 20, yung Pasko. Yes. Yung Pasko. Kaya nga, yung Pasko, batay doon. Kaya binabalikan ngayon ang lahat ng araw. So bago mag, yun, Pasko ng pagkabuhay, yun ating paghihirap ni Jesus, ang kanyang pagtutukso, tapos pagka, bago nun yung kanyang pagpapakita sa kanyang binyag, at bago nun, ang Pasko. Kaya lahat ay naangkop sa buong liturgy. Basta tayo magpapaliwanag, yung maliwanag lang ha, at mayroong mga kababayan tayo, siyempre hindi nakakaintindigan sa Biblia. Ano? Pero may binabanggit, may binabasa ako dito na may question, sinasabing Oktubre daw. Yung kapanganakan ni Kristo. Bakit hindi natin masabi ang talagang kapanganakan ni Kristo para masabi natin na ang Pasko ay talagang kapanganakan ni Kristo? Buti yan, sumagutay isang aklat ng Iglesia Katolika, the externals of the Catholic Church. Ayan, sulat ni John Suleiman. Ganito ang nakasulat eh. There was a great diversity of opinion among ancient authorities as to the birthday of our Blessed Savior. Mm-hmm. Many writers, especially of the Eastern Church, assigned an entirely different season of the year from that observed at present. Saint Clement of Alexandria quotes some who placed it on the 20th of April or the 20th of May. And a very common belief in the Orient was that our Lord was born on the 6th of January. Kung gayon, mapapansin natin, ito'y ibinatay sa pagkakaiba't iba ng mga opinion ng mga Catholic authorities, ng mga early fathers of the Catholic Church. But ang Catholic sabing, hindi talaga naniniwala na December 25 yan, ganun din sakto ngayon. Ang December 25 ang tinakda na natin dahil... Tinakda lang natin yan. Actually, tinakda din dahil sinusunod natin ang Roman calendar. So, ang Eastern Churches ay medyo ibang kalendaryo yung sinusunod nila. Sa Igli pa yun, ganun din. Ganun din sa Katoliko. December 25. Sa born again. So, minsan sa pananaw po natin siguro ay kung ipinagdiriwang natin ito sa lahat ng kapanahunan, siguro natataon yung kapanahunan ng Disyembre 25 ay parang sasabihin natin highlight of the celebration na kung saan ay lahat magkakasama-sama. Pwede tayong pumili, pwedeng ilipat sa anong kalendaryo at anong oras o panahon. Ngunit sa kaisipan na ating ginugunita, kinikilala ang pagdating ni Kristo, na siguro ay nabibigyan ang pagdiwang sa 25 ng Disyembre ng pinaka-culmination ng pagkilala ng kapanganakan ni Kristo. So, may pagkakilala tayo na dahilan sa halimbawa, magdaos ka ng Pasko sa ibang ano, yung trabaho, yung sistema ng pagtatakbo ng trabaho, bakasyon, mga bata. Bakasyon, o. Oh. Abay, mukhang magugulo. So, nadadala na rin kayo? Nang nahulugan, ibig sabihin, dahilan doon sa pangkalahatan na pag-ano, mayroong mga pagdiriwang na kung saan halimbawa, sa tuwing ipinagdadiwang ang komunyon. Yun ay binibigyan na papaliwanag ukol sa kapanganakan hanggang sa kamatayan sa iba't ibang mga pagkakataon ng pagdiriwang. Nasasama na rin kayo? Meron pong mga pagdiriwang ngunit hindi iba sa regular na mga... Pero pag Pasko, nasasama na rin kayo mga... Meron mga pagdiriwang kayo po, Iglesia ni Cristo po. Nasasama na rin ba? Gusto naming liwanagin ang panig ng banal na aklat eh. Kaya lang sinabi na araw-araw nagdiriwang kami ng Pasko o Pasko dahil sa ayon din sa aking binasa kung napansin. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ang pagdiriwang ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Kaya pagka ang tao nabubuhay sa kalinisan at katapatan, sa pang-araw-araw na pamumuhay niya, Pasko yun. Yan ang sinasabi ng Biblia, pagdiriwang ng Paskwa, na ang Paskwa ay ang ating Panginoong Espiritu. Ayun. Okay. Magbabalik ko kami. Nakikisip nga tayo sa ating mga panauhin dahil mahirap intindihin sa pangkaraniwan natin mga viewers at maging ako sa aking sarili. Ang pagbabasin natin sa Biblia tungkol sa kung bakit Desyembre 25 pinagdiriwan ng mga Katoliko, ng mga Glipay, Protestante sa ganun din, no? 25. Ang araw ng Pasko sa Iglesia, sa ilang pang mga uri ng relihiyon, iba naman ang petsa sa Iglesia at ng born again, araw-araw, araw ng Pasko. Father? Yes, sa atin naman, ang pinagbabasayan kasi ay ang mga ebanghelista na talagang nagbibigay ng kasaysayan at mga tinakdang petsa. Like, kailan nagsimula ang Pasko? Nagsimula ito na, una, ang Anghel Gabriel ay nagpakita kay Zacarias. Mm-hmm. Ito yung nangyari sa loob ng templo. So, ang tawag dito is Feast of Tabernacles.
Ngayon ito ay bandang October. So bilangin natin. Kaya pala nabanggit yung October. October, oh, yan. Okay. October. Ngayon, October. Tingnan natin. So tapos sinasabi na ang Anghel Gabriel nagpakita kay Maria sa unang kabanata ni San Lucas, talata 26, nung ika-anim na buwan ng pagdadalan tao ni Elizabeth. Bilangin natin yan. So October, November, December, January, February, March. March, no? Kaya doon nagdalan tao si Maria, doon naglihi si Maria. So March, ilang buwan ang kinakailangan para isilang ang ating Panginoon? Siyam. Tumpak ng Disyembre. Yan ang pinagbatayan. Kaya yan ang pinagbabatayan. Kaya March, ang pinagbabatayan ay yun si San Juan naman, pinanganak ng June 24, no? Si Jesus naman, so another 6 months more, ay December 24-25. Sa bandang sa araw din na iyan, talaga ang kapanganakan ng hindi Jesus, nalalayo. Ayon sa Biblia. Hindi nalalayo. Yes, so, Minister Pineda. Ano natin matatanggap ang sinabi ng kinatawan ng Iglesia Katolika? Eh ito, Handbook of Catholic or Handbook of Christian Faith and Customs. Ito ay nilalathala nila. Pinatutunan ni Emprima Putes, ni James Coleman, erong ni Hilobistat, ni Michael Noonan, mga Catholic authority. No. Ganito sabi. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast of the sun god, Sol Invictus. Ito ba yung Saturnalia? Hindi. Yan ang tinatawag nilang Mitra sa Diyos na mga pag-aaral. Mitra kung tawag. Sol Invictus, the unconquered sun on that day, December 25, was called the birthday of the sun. Yan yan, gawang pagano yan. Na-impluensyahan yung birthday ng isang Diyos ang pagano. Kaya sabi ito, it has sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. Sino may sabi? Kami? Christianized pagan festival. Isinakristyano. Isinakristyanong pagdiriwang ng mga pagano. Sipin nyo. Agripayan, so paano po paliliwanag yun? Sa amin ulit, hindi namin masyadong binibigyan ng diin yung pizza. Magbago man ng pizza para sa amin, hindi yun makaka-apekto sa pananampalataya ng isang membro ng aming iglesia. Sa paningin ng isang Kristiyano, baguhin man ang pizza, hindi yun makaka-apekto sa aming pananampalataya na nagsasabi na ang Panginoong Hesus Kristo ay naging tao at sa kanyang pagiging tao, sa lubusan tao at lubusan Diyos at upang tayo ay kanyang iligtas, hanguin sa ating pagkakasala. Yun ang pangunahin sa aming pananampalataya. Yun ang binibigyan ng diin, no? Isa sa mga diin na aming binibigay sa araw ng Kapaskuhan. Na bagamat ating ipinagdiriwang yung kapanganakan ng Panginoong Hesus Kristo na ang Diyos ay naging tao, no? Sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So ba yung si Hesus Kristo na yon sa kanyang pagiging tao at pagiging Diyos, siya ang nagkaloob sa atin ng ating kaligtasan at naghango sa ating pagkakasala. So para sa inyo, namin, basta ang Pasko ay si Jesus Christ. Ganun ba? Ang Pasko ay yung pagiging tao, pagkakatawang tao ng Diyos. So, na sa pamamagitan sa pagkatao ni Hesus Kristo. Ayun. Kaya tinitingnan din namin yan, yung sabi kanina ni Father, sa amin ding simbahan, may sinusunod kaming liturgical season or liturgical calendar, no? Sa liturgical calendar niyan, ang unang panahon sa simbahan ay yung panahon ng Adviento. No, the first day in Advent, in fact, is technically the Christian New Year, not January 1. At doon, ito yung sa Advent season na yan, dito napapaloob ng pagdiriwang nung kapanganakan ni Jesus, yung unang stage sa kanyang buhay. At sumusunod naman yan yung kanyang kapistahan ng pagbibinyag hanggang doon sa pagkamatay. Minister Pineda, kasi po naniniwala ang mga iglesia ni Kristo na si Kristo ay tao. At parang pinagdiriwang ninyo ay ang karawan ni Felix Manalo dahil sa paniniwala doon nyo na anghel na sugo ng Diyos sa malayong silangan si Felix Manalo.
Eh, baka inyang naipagkakamali ng iba sa amin eh. Mm-hmm. Nangakala kasi yung salitang anghel, pangalan din ng isang kalikasan na tao. Mm-hmm. Ang pagka-anghel, ibig sabihin, pangalan ng tungkulin nyo. Pangalan mm-hmm. ng karapatan nyo. Mm-hmm. Ibig sabihin sa Tagalog, sinugo, messenger of God, mensahero ng Panginoon Diyos. Kaya hindi dapat paghambingin eh. Ang paniniwala nyo kay Kristo, si Kristo'y tao. Ang paniniwala nyo kay Ginoong Manalo, si anghel. Mas mataas pa niyo si Ginoong Manalo kaysa kay Kristo. At pagkatapos, ipinagdiriwang ninyo ang kapanganakan ni Ginoong Felix Manalo, samantalang kay Kristo raw, ay hindi. Hindi. Nagkakamali sila noon. Ang ating Panginoong Kristo, sinugo rin, pinakadakilang sugo. Si Angel, kung talagang tutuusin, sa sintid, yung sinugo. Ngayon, eh bakit namin ipinagdiriwang ang kapanganakan ng kapatid na Manalo? Eh, hindi doktrina yun. Hindi aral, hindi isang holiday obligation sa loob ng Iglesia ni Kristo. Katulad mo. Nauli, pinagdiriwang mo kapanganakan mo, sila man pinagdiriwang. Pero si Kristo, pinagdiriwang din yung kapanganakan? Paano? Gustong-gusto namin ipagdiriwang. Pero paano namin ipagdiriwang? Kailan natin ipagdiriwang? Eh, controversial ang petsa. Hindi ba pwede magtakda ng Iglesia ni Kristo ng isang petsa para kilalaning lamang na kapanganakan ni Kristo? Lilitaw, lalabag tayo sa banal na aklat. Sapagkat ang sabi ng banal na aklat, eh, hindi tayo dapat makinig sa mga kathalang mga tao. Kaya so, pinagbabatayan nyo sa Biblia? Sa banal na aklat. Okay. Kung ano ang sinasabi ng banal na aklat, yun ang aming ginagawa. Katulad nitong binasa ko kanina, inaamin nila, isinakristyano ang pagan festival. Na yan na ang tungkol sa pagdiriwang sa Pasko, pati petsa. Yung labag na labag kay Christian. Okay. Sa born again Christian, di ba may mga klase ng born again Christian? Ang klase ng born again Christian sa inyo? Ito ay kasama ng mga ebanghelico at kumikilala na si Jesus Cristo ay ipinanganak gayon din ng nabanggit na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Pero walang eksaktong petsa gaya ng kay Minister Pineda sa iglesia? Walang tinatakda na petsa. Uh-huh. Pero mayroong ika nga ay pagsunod sa pagkilala ng culmination ng pagpaparangal sa Panginoon sa kanyang kapanganakan. Pero hindi nangangahulugan yun na yun ay ang tinakdang panahon o araw sapagkat yun ay naging isang naging batayan lamang na maari nating isalagay sa kalendaryo. Kung yun ay nilagay sa Enero, pwede din natin pagdiriwang sa Enero. Kung yun nilagay sa anumang kalendaryo, kung ngayon, dahil lang dito, ay nakikita natin ang kahalagahan ng paggunita. Itong sa punto na kahalagahan ng paggunita. Kung ipinagunita ng Panginoon ang mga iba't ibang mga stages o mga bahagdan ng kanyang buhay rito sa lupa, siguro napakahalagang gunitain ang kapanganakan niya. Ang Iglesia ni Kristo ay hindi ba pwede natin masasabing araw-araw ginugunita natin ang pagsilang ni Kristo? Ano ba? Kinikilala namin. Ang araw-araw ko yan? Anong masama nung araw-araw magunita natin? Ang kailangan ng pagsilang ni Kristo? Oo. Oh. Yan, ginugunita. Pero pag December 25, parang may pagdiriwang ng Iglesia na sinasabing araw ng mga bata ba? Ganun? Ay, hindi. Natapat lang yun. Ah, malayon lang. December 25, oh. Pero hindi sinasadya yun. Hindi sinasadya. Kaya itinakda ang pagpapasalamat ng kabataan sapagkat December 25. Sapagkat sa ibang mga distrito ng Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat ang mga bata ng ibang petsa. Uh-huh. Eh, komo doon sa Metro Manila, eh, komo yung December 25, eh, nga, holiday. Uh-huh. Sa layo naming ibukod ang aming mga kabataan. Metro Manila lang ho yan. Sa Metro Manila lang halos. Totoo yan. Yung December 25, na araw. Hindi talagang kinusa yun, kundi komo yung araw na December 25, holiday. Yung mga bata, yung mga pagkapanahong yun, ay aming ibinukod sa isang pagsamba nila sa Panginoon. Nagkataon mo ba yan? O... Nagkakataon lang, pero hindi... Anong pinagbatayan nyo dyan? Holiday? Komong batesta official, walang lawain ng mga tao. Kaya napakaganda ng pagkakataon para sa mga bata, kasama ang kanilang mga magulang, na idaos yung kanilang pagpapasalamat sa Diyos sa loob ng aming mga bahay-sambahan. Pero hindi yung ibig sabihin, sa ilalim ng Espiritu, ay, December 25 ngayon ipinangangang Kristo, kaya kayo ngayon magpasalamat. Wala hulong ganun, di ba? Parang ang sabi nila, katunayan din eh. Kasi ang sabi nila parang ang Pasko kasi para sa mga bata, ano, eh, sinabay na ng Iglesia ni Cristo. Nagkakataon lang. Magbabalik ko kami. Sa born again at saka sa Iglesia ni Cristo, kung sakasakali po na mapatunayan na talagang sabihin natin December 25 o Oktubre 25 ay pinanganak talaga si Cristo. Tayo ba isasangayin ay pagdiwang natin ang Pasko, halimbawa, sa petsa ngayon? Ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit sa paraang itinuturo ng Biblia. Noong magdiwang ang mga anghel ng si Cristo'y ipanganak,
ang ginawa nila ay nagpahayag sila ng pagpuri sa Panginoon Diyos. Di ba? Mm-hmm. Alwalatian sa langit at kapayapaan dito sa lupa. So ano ibig sabihin? Hindi namin ipagdiriwang wala katulad ng pagdiriwang ng mga Katolik at mga Protestante sapagkat inaamin nila ang paraan ng kanilang pagdiriwang ay ginaluan ng mga gawang paano. Okay. Eh, kalaban-kalaban ng ating Panginoong Kristo yan. May binabasa ko kasi ako dito. Mariba, Noli, pakitulutan mo lang basahin kung sa bibili ni Kristo o sa pagano. Sapagkat kung tayo tunay na Kristiyano, susunod tayo kay Kristo. Ganito nakasulat, Mateo 6:7-8. Ang inyong panalangin ay huwag paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga pagano. Pagkat akala nila'y diringgin sila dahil sa dami ng salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila. Sa mga pagano. Sa panahon ni Kristo, may mga pagano na. Yamang bago pa ninyo sabihin, ay alam na ng inyong ama kung anong inyong kailangan. Pagkatapos nakasulat na sa Epeso 4:17, kaya't ito ang masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ng kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa, matigas ang kanilang puso, iwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Mm-hmm. Okay. Pagkatapos, i-adapt natin ang mga... Tingin ko lang ang inyong reaksyon tungkol dito sa binabasa kong ito. Of all the holy people daw sa ating scriptures, walang nakatala na ipinagdiriwang nila o ginugunita nila ang birthday nila maliban sa mga makasalanan na katulad ng Pero at ni Herod. Na kung saan ay ipinagdiriwang ang kanilang kapanganakan. So, wala ba kayong reaksyon na pinagdiriwang ang kapanganakan o birthday ng mga makasalanan lamang? Totoo ba yun? Merong mga aklat na nagsasabing ganyan. Pero wala ko sa iglesia niyan? Nang ipinagdiriwang birthday lang ng mga makasalanan? Uh-huh. Ay, hindi. Karapatan ng isang tao sa Katolik o ganun din. Kristo, yung pagdiriwang niya yung kanyang kapanganakan. Kaya lang ang... Ngunit, yung pagdiriwang namin ng aming kapanganakan, eh hindi doktrina sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mm-hmm. Hindi doktrina yun. Okay. Meron nung kasing report ang ating kasamang si Eric Cortez dahil lang sa ang Jehovah's Witnesses, so itong saksi ng Jehova, ay tumangging kumarito ng live at makaharap po kayo dahil lang sa pangamba nilang baka daw mauwi sa debate. Itong palatong tunay ito. Pero, pinaunlakan po kami na makapanayan si Ginoong Felix Fajardo, ang ministro ng mga saksi ni Jehova, para magpaliwanag sa kanilang paninindigan hinggil sa pagdiriwang ng Pasko. Pakinggan muna natin ang report ni Eric Cortez. Ayon kay Ginoong Felix Fajardo, ministro ng mga saksi ni Jehova, hindi dapat ipagdiwang ang Pasko na sinasabing anibersaryo ng kapanganakan ni Jesus dahil wala umanong nakasaad sa Biblia na ipinagdiwang ni Kristo ang kanyang kaarawan. Sa pagkakataon na si Jesus ay narito sa lupa, mayroong mga 33 pagkakataon dumating yung araw ng kanyang kapanganakan, wala man lamang ni kahit isang banggit na siya ay nagdiwang ng kanyang kapanganakan. At hindi iniutos ng Diyos sa Biblia na ipagdiwang ang kaarawan ng sinuman. Ayon pa kay Ginoong Fajardo, tanging ang mga pagano lamang o mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos ang nagdiriwang ng kaarawan. Sa Biblia, maliwanag ang pagkakasabi na ang dalawang nagdiwang lamang ng kaarawan ay parehong pagano at ang naging resulta ay hindi mabuti. Isa ay si Paraon at ang pangalawa ay si Herodes. Nasabi yun sa Ecclesiastes 7:1 na ang sabi, mas mahalaga ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Si Jesus ay hindi nagsabing ipagdiwang ang kapanganakan, ngunit nagsabi naman siya na alalahanin ang kanyang kamatayan. Binigyang din ni Ginoong Fajardo na hindi a 25 ng Disyembre ang tunay na petsa ng kaarawan ni Kristo. Sapagkat ang sabi, noong si Jesus ay ipanganak, anya ay may mga pastol na nagbabantay sa parang ng kanilang kawan. At yun ay sa gabi. Tatanungin mo ang ordinaryong mga taga-roon sa Jerusalem sa kasalukuyan, anong petsa kaya maaaring mangyari ito? Ang marahil na kanilang sasagot ay mula mga buwan ng Abril hanggang buwan ng Oktubre. Pero hindi nila sasabihin ito ay nangyari sa buwan ng Disyembre pagkat yan ay talagang taginaw, malamig, at may mga pagkakataon pang umuula ng niyebe sa panahon yun. At ayon sa komputasyon ng mga saksi ni Jehova, Oktubre at hindi Disyembre pinanganak si Jesus. Tinatanggap ng
halos maraming relihiyon na ang kanyang kamatayan ay nangyari sa mga Abril 1. At ang kanyang edad noon, nung siya ay mamatay, ay 33 taon at 6 na buwan. Dagdagan mo lamang ng 6 na buwan pa yung kanyang kamatayan at magiging araw na ng kanyang kapanganakan, di ba? E ngayon, kung Abril 1 yun, namatay siya, eh di yun magdadagdag ngayon ng 6 na buwan, di Mayo, Junyo, Julyo, Agosto, Setyembre, Oktubre ang kanyang kapanganakan. Hindi aabot ng buwan ng Disyembre. Nag-uulat, Eric Cortez, na magandang gabi, bayan. O may gusto mag-react mo sa sinasabi niya? Muna, hindi namin natatanggap na ang nagdiriwang lang ng kapanganakan ni mga taong walang Diyos, mga pagano. Yung mga makasalan. Oh. Paano nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Mga anghel na galing pa sa langit ang nagdiwang. Nagpuri. Nagpuri sa Panginoon Diyos. Paano natin tatanggapin yung sinasabi niya? Ganon din ba ang paano niya, Father? Hindi lang yun. Pagkatapos, ang mga Hudyo ay kinakailangan magdiwang ng 12 kaarawan nila because ito yung tinatawag nilang talagang pagmamature na nila, no? Uh-huh. O ang tinatawag sa wikang Ebreo, bar mitzvah. Bar mitzvah. Kaya mismo si Jesus ay nagdiwang din ito sa 2 kalabanata ni San Lucas, talata 42, sabi niya, and when he now reached 12 years old, so talagang naabot niya ng 12 years old, nagpunta nga siya sa Jerusalem. Kaya talagang pinagdidiliwang pa rin nila ang kanilang kaarawan. At itong pinaka-special na birthday niya, yung ika-12 birthday. Tapos ikalawa, ako'y nanirahan talaga sa Jerusalem ng halos isang taon. Nag-aral ako sa Hebrew University. Ang taglamig doon, yun ang pinakamagandang panahon para magpastol ang mga pastol dahil malago ang damo. Kapag tagtuyot naman, talagang brown na brown ang lupa. Wala silang makakain. Kaya hindi maari yun April na October mangyari dahil tag-init yun at tuyot na tuyot ang damo. Pero pagdating ng Disyembre o pagdating ng bandang November, December, January, hayan, taglamig. So yun ang mas magandang talagang pagpapastol. Ang pagpatawad niyo, hindi ko matanggap, yun ang binasa niyo sa Biblia, na binanggit na si Kristi, umabot ng 12 taon, anyo 30, anyo 33. Parang ibinabalita lang kung ano ang kanyang edad. Pero hindi mababasa kung ipinagdiriwang niya ang kanyang kapanganakan sa isang tsakla petsa. Wala niyan. Parang sinabi lang, 12 taon, pumasok siya sa templo, nag-usap siya sa mga tao ron, tumaan niyo 30, nagsimula siya ng kanyang ministeryo, natapos ng anyo 33, sabihin na natin yon. Pero hindi sinasabi niyang nagdiwang si Kristo ng kanyang kapanganakan. Pero sa wikang sa Hebreo, kinakailangan unawain nga natin ito ay batay talaga sa panahon na yun sa Hebreo, sa isang tunay na kasaysayan na nangyari at naganap, no? Sa 12 taon ng bawat Hebreo ng kanilang karuman, sila ay nagdiriwang ng bar mitzvah. Kaya makikita natin, ito yung unang pagkakataon, sila ay papasok sa templo, sa sinagoga, at babasahin nila sa harap ng lahat ng tao, Shema Israel, Adonai Echad. So, pakinggan niyo, Israel, ang Diyos natin ay isa, ang Diyos natin ay ating Panginoon. Tanggapin na natin yan, pero hindi sinasabing pagdiriwang ng kapanganakan. Kaya maraming mga nagpapatuto, ito lang mga librong namadala ko eh. Maraming nagpapatuto, ang mga unang Kristiyano, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nagdiriwang ng kanilang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapagka talaga namang hindi inyutos. Kung totoo mang inyutos ng Diyos sa mga anghel na inutusan niya, para ipagdiwang noon mismong isilang ang ating Panginoong Jesucristo. Pero magpasa tayo ng banal na aklat. Okay. Pagkatapos nun, wala nang iyon. Iyon yung banal na aklat nyo at saka... Yan. Kasi yung problema. Kasi ang pinag-aralan ko po ay mismong original na wikang Ebreo at yung wikang Griego. Ayun sa kanyo. Aba, yan yung binatay sa mga... sa pagkatitiw, wikang Pilipino. Kaya itisaling, ibinatay din sa pag-aaralan at susuriin. Sa born again, ano yung dala nyo? Gayun din po ay batay din ang hango sa mula sa Hebreo at Grego. At hindi kami nagsali nito, itisaling. Magkakaiba ito? Oo. Pareho po. Hindi ho kami nagsasali ng Biblia. Hindi kami nagsasali ng Biblia. Magbabalik ho kami. Ang kaming commercial break, tuloy-tuloy ang aming usapan tungkol dito sa pinag-uusapan nating Pasko. Ano? Father, may sinasabi kayo kanina bago tayo magbalik sa COVID. Yeah, siguro yung ano, yung reaction ko doon sa nabanggit kanina ng Sasniyoba, ang mga nagdiriwang lamang ng kanilang kapanganakan ay yung mga pagano't mga makasalanan, ay hindi rin namin matanggap yun. No?
Halimbawa, sa amin, isang pagtina Kristiyano, sa aming ritual, mayroon kaming misa ng pasasalamat para sa araw ng kapanganakan. No? Eh, abay ko ko yan. Hindi. Yung birthday ng isang tao. Isang tao. Yung sinasabi niya kanina na nagdiriwang lamang ng kapanganakan ay yung mga pagano at mga makasalanan. Kami, nagdiriwan ng aming birthday o kapanganakan. Pero doon, pangunahin yung pagpapasalamat. Nagkataon lamang na sa ating kultura, eh napapaloob yung isang uri ng pagdiriwa na kailangan kang maghanda, umbida ka. Ganito yung ating kultura eh. Subalit, sa gitna ng pagdiriwang na yan, hindi nawawala yung diwa ng pagpapasalamat. Hindi ibig sabihin na gusto mong magpabungga o gusto mong magpasikat. Naririyan pa rin palagay ko sa diwa at sa puso ng bawat Pilipino kahit gaano kabungga yung pagdiriwang niya, isensya yung pagpapasalamat sa Diyos. Sa araw na ito, bigyan sumapit siya sa kanyang araw ng kapanganakan at yung pagpapasalamat at panalangin na mapagkalooban pa siya ng grasya sa isang karating na panahon. Minister, ano po ang papel ni Maria sa kapanganakan? Siyang ina ng ating Panginoon. Ay, sa inyong reliyon. So, nakakaisa tayo sa kapanganakan yan. Ano? Then, ang isa rin dito sa kini-question ay yung simbolo. Halimbawa, yung simbang gabi, Noche Buena. Paano ba yung paliliwanag sa Katoliko yun? Una sa lahat, ang simbang gabi ay nagsimula. Ito ay simbang gabi, hindi yun Advent Masses yan. No? Hindi lang paghahanda. Ang simbang gabi mismo ay Christmas Masses na. At paano sa nangyari? Wala yung ano, from December 15? Oh, yung December 16 up to December 24, ito ay Christmas na. Kaya nga, tinatawag Misa de Gallo, pero Gallo ay manok, no? Pero dahil napakaaga. Ito ay dahil nung unang panahon, ang mga parokya ay talagang magkakalayo. At yung mga iba't ibang mga bayan, hindi maabot ng pare, hindi mapagmisahan ng isang misa sa December 25 mismo. Kaya ang iba, ang ibang mga bayan, ay maaga-maaga ay naglalakbay yung mga pare at sa maaga ng December 16, 17, 18, sunod-sunod din na iba't ibang bayan. Wala pa kasi sasakyan gano'n nun. Yes. Okay. So Christmas Mass na yun. Eh, pero ngayon pinagpatuloy natin, so lahat ng simbang gabi ngayon ay tinatawag natin Christmas Masses. Mm. Kaya tuwing kami ay nagdiriwang ito. May connection ngayon yung Noche Buena doon? Noche Buena naman ay sa gabi ng mismong Pasko. Pasko na. Yes. Okay. Gusto kong mag-react sa iglesia. Dito naman, ang batayan namin ang sinasabi ng The New Encyclopedia Britannica. Pakinggan ninyo nakasulat dito. In the Roman world, the Saturnalia, yung binanggit mo kanina, December 17 was a time of merrymaking and exchange of gifts. December 25 was also regarded as the birth of the Iranian mystery god Mitra. Yung sinasabi sa inyo, Iranian pala, the son of righteousness. Kaya, yung tinatawag nilang Noche Buena niyan, nagsisimula ng December 17 or 15. Iyan ang inspirasyon niya ni Saturnalia. Nagkataon lang yan. Nagkataon. Sundin ninyo, nagkakataon. Aha. Nagkataon lang yan. Nagkataon din. Hindi ko matatanggap na nagkataon kapagat binas. Actually, hindi ko matatanggap na nagkataon. Yung gift-giving, pamimigay ng regalo kapag Pasko. May iglesia ni Cristo ba na pamimigay din ng regalo kapag Pasko? Sabi, pagka iglesia ni Cristo nagbigay ng regalo, sa isipan, kaya ako magbibigay ng regalo sapagkat ngayon, ipinangko ang Kristo. Ang iglesia ni Kristong nakaunawa, hindi gagawin yun. Walang pero hindi kami tutuol sa pagbibigay ng regalo. Ang ating Panginoong Jesucristo. So kung iglesia ni Kristo ay magbigay ng regalo sa Pasko, hindi kayo tumututulo? Tatanungin natin yung tao, bakit ka nagbigay ng regalo? Dahil kaya ka ba nagbigay ng regalo sapagkat naniniwala kang ngayon ipinanganak ang Kristo? Pagka sinabi niya, mali, hidwa ang pananampalataya mo. Pwede rin mo kayo tumanggap ng regalo kapag Pasko naman? Kung tumanggap man kami, dahil sa isa nga, kinikilala namin ang kagandahang loob ng nagbigay. Hindi diba? Sapagkat yun ang sapagkat yun ang sinilang Kristo. Hindi sa diwang noong araw na yun eh. Insulto naman kung isuli namin. Diba? Mm-hmm. Pero hindi sa diwang wala bang iniwan sa ganito. Tumatanggap ba kayo ng Christmas bonus? Tumatanggap ang mga iglesia ni Cristo. May Christmas bonus? Hindi sa sintidong Christmas. Ayan hindi sa sintidong bonus. Ang bonus, kabayaran na isang pabuya, kabayaran bilang isang gantimpala, sinabi naman ni Cristo yun. Now, ang manggagawa, karapat dapat. Bonus lang pa. Siya sa born again Christian, kayo ba pag Pasko, nagbibigay din ng aginaldo, halimbawa, o kayo tumatanggap din kayo ng aginaldo? Meron pong pagpalitan ng mga pagbibigay ng mga kaloob.
At higit doon sa mga kaloob ay ang kaloob ng pananalangin. Ang kaloob ng pagbibigay ng bendisyon. Yeah, you mean, hindi yung regalo? Meron mga regalo, pero na ituro na yung mga bagay na mga material, mawawala yan eh. Pero ang binibigay na regalo ay mga bagay na kailanman di mawawala sa kanila. Ano ito? So nangangulugan, ito kagaya ng pananalangin, pagbibigay ng pagbabasbas, at gayon din ang pagbabahagi patuloy ng salita ng Diyos. So kadahilanan na kung mayroong tunay na pagdiwang ng Pasko, ay nakasentro roon sa pagdiwang sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. So, yung katulad doon ninyo, magre-regalo sa isang Katoliko, at sasabihin, re-regalohan kita ngayong Pasko ng dalangin, yun ba hindi natin masasabing pagano? Hindi natin ini-exempt yung literal, material ng pagre-regalo. Meron yun. Nakikita natin, at lalo na kapag ang isang mananampalatayang Kristiyano ay lumago na sa pagkakilala sa Panginoon, ay nakikita natin na ang kanyang madalas nga po ang regaluhan ay Biblia ang binibigay. Mm-hmm. Ang pagre-regalo ay mga bagay na makapagpapalapit sa kanila sa Panginoon. Ngayon, gaya ng sinasabi, maging sa mga kaarawan, maging sa mga okasyon ng mga anibersaryo, ng isang mananampalataya Kristiyano, may kaunawaan na sa mga bagay na mas mahalaga na nais niyang iregalo. At madalas, mayroong ibang pagbigdiwang sila ng kaarawan, mas gusto nila prayer meeting. Mas gusto nilang pasasalamat. At yun ay ikinagagalak ng bawat mananampalataya Kristiyano na ipagdiwang. Mm-hmm. Sa Katoliko? Sa atin din, mas mahalaga nga ang pagdiriwang ng... Yung gift-giving? Yung gift-giving din, no? Sa halip lang na gift-giving, dapat talagang meron yung spiritual na kahulugan din. At ito ay lagi naman na ginagawa natin na lahat ng mga tumatanggap ng mga regalo ay nagbe-bless din sa mga ninong at ninang. At yun ang naging kahulugan na manupon, ninong. Yan nga ang ating ginagawa din, at hindi lang yun, ang pinakasentro talaga ang mismong pagdiriwang ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa ating banal na Eucharistia. Anong reaction niyo sa sinasabing nagiging commercialized ng Pasko? Like for example, pating Pasko nagtataasan ng presyo ng mga pangunahing na bilihin, na hindi masaya ang Pasko kung ang mga bata ay walang bagong damit, kung walang regalo ang ninong o kaya ang ninang. May kinalaman siguro ito, Canoli, doon sa bonus. Dahil nadagdagan yung pananalapin ng tao eh. So may magagasta siya. Kanya-kanya silang abangan para magasta siyo. So, kinukonsider niyong commercialize ang Pasko? Meron, kinikilala po. And nakakalungkot na kung ang totoong diwa ng pagdiriwang ay nalubog dahilan dito sa pagiging komersyo na kaparaanan na ginagawa po ng mga mangangalakal. At dahilan dito ay yun nga po yung nawawala eh, ang totoong pagdiwang. At inaakusahan ngayon ang mga sangka-Kristyanuhan na hindi kumpleto ang kanilang Pasko kapag kawalan ng ganito. So, naniniwala kay Father, nawawala ang espiritu ng Pasko dahil lang sa nagiging commercialized na ang Pasko? Well, hindi lang naman. Kasi mismo ang mismo komersyo ang nagpapahayag din ng diwa ng Pasko sa kanilang mga simbolo ng ating pagka-Kristiyano. At yun nga, tulad ng mga parol at mga bituin at lahat ng mga dekorasyon na nangyayari, para bang kinakailang kung yung espiritu mo ay talagang punong-puno ng diwa ng Pasko at ng kaligayahan, ay nagbibigkas mo rin ito sa ibang mga pamamaraan, no? Tulad din ng ginawa ng tatlong mago, no? Three wise men, no? Dahil tuwang-tuwa sila nang nakita nila ang ating Panginoon, na ngayon itinahayag nilang kanilang kagalakan sa pagbubukas ng kanilang kayamanan at pag-aalay ng handog sa ating Panginoon. Kaya ganito din ang ating nagagawa. At sa bigayan niyon, mas marami kang natatanggap. At yun siguro naiisip ng mga ngalakal na lalo silang nagbibigay ng bonus, at sila rin naman ang tumatanggap nito ng mas marami. Kaya tulad din ng diwa din naman ng Pasko, tulad ng nagawa ng ating three wise men. Minister Pineda? Wala kayo question tungkol dun sa bigay ng regalo, commercialization ng Pasko? Yeah, pati sa alang-alang, ang tagudili ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia, it's better to give than to receive. Kaya pwedeng tumanggap, pero mas mabuti ang niyang nagbibigay kaysa tumanggap. Hmm. Kaya magbigay ng mga tao, sharing, hindi kami tutol doon. Pero kailan matag-sharing, nai-influensyahan ng maling pananampalataya, ng hidwang pananampalataya, hindi papatol yan ang Iglesia ni Cristo. At yung sinasabi ng Pasko, kapanganakan ni Cristo. Oo, oh, hidwang pananampalataya yun eh. Okay, magbabalik ko kami, makalipas muli ang patalaktad. Aglipay po, Father,
Ano masasabi niyo sa sinasabing commercialismo ng Pasko? Kami masasabi rin namin na totoo nga na yung magkakaroon ng matatawag nating trend, no? Na yung Pasko ay nagiging commercialized. At ito ay masasabi natin, makikita natin sa iba't ibang uri ng pagdiriwang, pag-observe ng Pasko, no? Na sa halip na maituon yung tunay na pagdiriwang ng Pasko doon sa katotohanan ng pananampalataya na ang Diyos ay naging tao at itong pamamagitan ni Jesucristo at siyang naging tagapagligtas natin, nawawala ang atensyon ng tao doon. Sa halip na pupunta sa mga mata... Regarigalo, sa mga palamuti. At para sa akin, walang katuturan. Ang isang tao na maggagastos ka ng libo-libo sa iyong bahay, sa palamuti mo sa Pasko, na kung ating iisipin, sa pagdating ng Pasko, sinasabi natin, tayo Kristiyano, hindi natin masunod yung siyam na araw na paghahanda para sa Pasko, hindi natin magawa yon. At kahit na pagdating ng araw ng Kapaskuhan, hindi pa nga makapagsimba. At kung iisipin nyo, libo-libo yung nagagastos natin sa pangapalamuti, isipin na lang natin yung mga nakakaawa natin, mga kapatid na mga naghihirap. Mm-hmm. Na kung titingnan natin kung paano natin ipagdiwang ang Pasko, sabi nga ni Maria, yung kanyang sa Magnificat, yung sa kanyang pagpupuri, doon natin tingnan, no? Siguro na, my soul magnifies the Lord, no? And my spirit rejoices in God, my soul. Bakit? Sapagkat ipinakita niya ang kanyang kamanghamanghang gawa, no? Yung kanyang pagbibigay pansin at kanyang pagkiling doon sa mga mahihirap. Okay. But, hindi kaya masisisi natin tatlong hari na sila nagsimula na magbigay ng regalo? Siguro, ang Diyos na munang nagbigay. Ng regalo? Ng regalo. Sa kanyang buntong na anak niya. Walang masasabi. Ni regalo niya. Pagkatapos, Jesus, ibinigay niya pang sarili niya. Hindi siya nagpakamatay, ha? Ibinigay niya sa sarili niya. So, hindi yung tatlong hari ang unang nagpauso ng regalo din? Ang Diyos. Kaya ang unang mag-gift giving ay ang Ama na sa langit, ipinagkaloob niya kanyang buntong na anak. Kaya yung Juan 3:16 na sinasabi natin na parang pinaka sentro na ebanghelyo na nagsasabi na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak at sino man sa kanya yung sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaming mga iglesia ni Kristo, hindi kami tutol na magbigay niya ng tao ng regalo, magmagandang loob sa kapwa. Pero ang inuulit-ulit namin sabihin, hindi tama na ang tao nagbibigay ng regalo na nai-impluensyahan nang isipan kung tawagin ng Biblia mali at hidwang pananampalataya. Okay. Ano masasabi niyo sa mga dekorasyon, star, parol, yung Christmas tree, Christmas light, at ilan pa? Ilan ba yung masasabi niyo pagano din? Pagan festival yan. Mga gamit ng mga pagano yan. At inaamin niyo ng mga Catholic authority. Katawa ba yun? Hindi naman po. Hindi ba pagano yung Christmas tree? Ang Christmas tree ay isang kaugalian, hindi pagano, kundi sa una nagsimula sa mga Germans. At ito ay galing din sa Biblia dahil talagang sinasabi na nandun ang puno ng buhay. Kaya nga binibigyan ng dekorasyon ito. Lahat naman ng bagay. Ang Christmas tree parang puno ng buhay. Yes, ay lahat ng tao may sariling interpretasyon. Dahil sa aming Katoliko, hindi ito pagano dahil talagang batay naman sa Biblia. At talagang nakukuha naman at nakikita natin na ang Biblia ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng Espiritu niya, sa mga konkretong pamamaraan at mga simbolo na talagang nakikita natin tulad ng bituin. Bakit may parol? Uh-huh. Talagang may parol na may bituin ay, na natagpuan. Ngayon na nagkakausuhan ni Christmas lights, nawawala ang parol. Iba-iba na ngayon ang korte ng parol. So, paano yun? Pero at least yung mga Christmas lights siguro makita natin sa Makati. Mayroong mga bituin din. Spirit ang kinukuha na lamang doon. Okay. Maraming namang spirito mo na talagang Pasko na. Minsan pag nakita ng mga tao, uy, Pasko na, talagyan ako. So nararamdaman mo uli yung pagdiriwang at pag-aala-ala sa ating Panginoon. Hindi kaya time will come na ang Pasko'y ipagdiriwang natin na simpleng-simple sapagkat nagiging masyadong komersyalismo na? Hindi naman siguro dahil ang Diyos sa mga pagkakataon na naging mahalaga ang mga tinatawag natin decisive events. No, talagang may pinakita siyang mga simbolo at mga palatandaan na talagang siya'y kumikilos ng konkretong pamamaraan. Kaya, ayan, tulad sa
sa Exodo, inalaya sila, kaya nga sila ay may awitan, sila ay talagang may konkretong pagdiriwang ng Passover. Kaya tulad din sa paggawa ni Jesus ng kanyang pagpapakasakit sa krus, ito'y muna iniala yung kanyang sarili at sinabi niya, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Okay. Ito'y responsibilidad ng lahat ng simbahan na paalalahanan yung kanilang mga constituency, mga sinasakupan na sa tuwing pinagdiriwang o ang anumang bagay ay isaalang-alang ang tamang kalagayan ng kanilang puso at maging ang intensyon. Sapagkat sa kalauna ng panahon, nalilimutan ang pinaka-original na nais at mithiin. At siguro ay magiging sa pamagitan ng ating programa ngayong gabi ay na-alerto. Yung ang huli kong katanungan sa inyo, tigit-tigit sa kayo, ano? Tayo hindi nagkakasundo sa Pasko, sa December 25 at sa kapanganakan ni Kristo. Pero para sa atin ay may mensahe ang Pasko kahit kayo, iglesia ni Kristo, ano? Sa inyo muna, Father. Iyon sa lahat, ang Pasko ang pasimula talaga ng dulot ng kaligayahan ng Diyos sa ating lahat, na hindi tayo nag-iisa, pero siya'y kasama natin, siya'y naging tao tulad natin, nakaunawa sa ating hirap at sa ating buhay. At kaya nga, para bang yun, alam mo, ito ang ating Panginoon na hindi nag-iisa, pinagkaloob ng sarili upang maranasan at lubusan niyang maunawaan. Hindi ba para sa inyo hindi mali na nagiging commercialized ang Pasko? Ang commercialization ay bahagi talaga ng ating buhay dito sa daigdig. Okay. Pero pwede naman i-convert ang commercialization kapag gagawin natin ng wasto ito at ituturo natin ang tumpak na diwa nito. Okay. Minister Pineda. Ngayon, kami bilang mga Iglesia ni Cristo, kinikilala namin, ipinagpapasalamat namin, ikinagagalak namin na ang ating Panginoong Jesucristo isinilang. May stand pa naman kami na ating Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas at ililigtas niya ang Iglesia ni Cristo. Pero kung ating pag-aaralan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo bilang Pasko o Paskwa ay hindi ang kanyang kapanganakan. Ang kanyang pagliligtas, yung kanyang kamatayan. Kaya sa banal na aklat, itinuro na ang alalahanin ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng mababa, 23 hanggang 26. Ito ang araw na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya ipagkanulo, tumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagtira-tiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Gayun din naman, hinawakan ng saro pagkatapos makahapon at sinabi, ito ang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Yun ang aming ginagalang, yun ang aming sinusunod. Father, last new word. Sabi, yung pagdiriwang ng Pasko, siguro para maiwasan natin yung o mabawasan yung tinatawag nating komersyalismo sa Pasko, sa aming simbahan sa Iglesia Pilipino, sa simbahan Aglipay, ibig din namin bigyan diin no, yung diwang Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko. Siguro marami kasi sa ating mga pagdiriwang ng Pasko na yung ating minana galing sa ibang bansa. At gusto namin naka-influensya na rin sa atin. Naka-influensya na sa atin. Kung hindi natin sarili ang pagdiriwang yan? Katulad nga halimbawa ng Christmas tree ng Santa Claus, no? Ang sa amin, gusto namin yung isno. Pati nga yung isno na inipo, gumagawa tayo ng sariling isno. Gusto namin bigyan yung isang makapilipinong pagdiriwang ng Pasko. Okay. At para hindi rin mawala doon sa tunay na diwa. Tulad nung aking ikokot yung mensahe ng aming obispo ng Maynila, kanyang Christmas message, na Christmas, sabi niya na Christmas reminds us that when everything else fails for man, it Christmas reminds us that there is still a God who is determined to intervene in our... Balik ko kami, makalipas ang ilang patalakas. Our behalf. Okay. Nagpapasalamat sa ating mga panawin ngayong gabi at magandang Pasko. Okay.